Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Today is December 14, 2020. Ito po ang ating part 2 ng annulment, nullity of marriage, at divorce recognition topic na pinag-usapan natin noong nakaraang araw. At ito po ang kalugtong ng usapang mga delay na nangyayari sa mga annulment, nullity, or divorce recognition cases natin dito sa Pilipinas. Para lang sa inyong kaalaman, para ito ay hindi magbigay ng frustration sa inyo, no? Iba kapag alam mo maaga pa lang. Meron kang peace of mind, okay? Now, kung hindi mo to aalamin, eh mag-i-expect ka na mabilis na aksyon sa ating korte tungkol sa iyong kaso at magsisimula kang murahin sila, no? Lahat ng nakaupo sa gobyerno, damay na. Yung buhay mo lang ang pinag-uusapan pero lahat dinamay mo na. So, ito po ang aking maisishare na tip sa inyo. By the way, this is Papa Angelo. And ano po ang aking experience sa mga annulment, nullity of marriage na yan? Ay, naku po, napakarami ko pong experience tungkol dyan. Simula pa noong 1990, ako po ay involved na sa mga kasong ganito. Nakita ko na, nasaksihan ko na, naramdaman ko na ang epekto ng annulment of marriage sa buhay ng tao. Sama na dyan yung mga divorce recognition. Pag sinabi annulment, divorce, or nullity of marriage, iisa lang lahat yan. Ano po ibig sabihin ng iisa na yan, Papa Angelo? Para buwagin ang inyong papel na nagbubuklod sa inyong dalawa. At hindi lang papel ang nabubuwag siya, pati ang buong pamilya nyo. Okay? Kaya, ngayong umaga, pag-usapan natin ang delay sa annulment. Annulment of marriage. O nullity of marriage. Number one, mga parties, kayong dalawa, mag-asawa, kung sino man yung lalapit sa korte, ikaw yung petitioner. Ang ex-spouse mo ay tatawagin yung respondent. Pag na-file na yan sa korte, ang korte, iraraffle yan, kaninong judge, family court, na-explain ko po yan sa unang video, at yung mga pamantayan. Kaya, panoorin po yung first video. Pag na-file na sa korte, may judge na, na-raffle na, gagawa ng summons. Yung summons na yan ay padadala doon sa ex-spouse mo sa address na binigay mo sa korte. Kung ano man yung address na yan, ay hahanapin po siya. Ngayon, kung hindi siya mahagilap, baka mapunta sa publication ng iyong petisyon. Magastos yan. Aabot ka ng 15 to 20,000 dyan. Kung mga tabloid. Kung malasin ka dahil niraraffle yan. Baka mapunta yan sa mamahaling tsaryo. Eh, iiyak ka sa bayad. Okay? Na kung nasa abroad, ang ex-spouse mo, dadaan po yan sa extraterritorial service of summons. Pag sinabi extraterritorial, eh yan po ay padadala sa post office. Mahalang postage niyan. At baka humiling pa sa korte doon, no? Kung saan man siya nandoon, kung nasa Amerika siya, hihilingin sa korte doon. Hanapin siya at iserve yung summons na yan. So, malaking gastos yan. At kadalasan, nangyayari yan, nagagawa yan ng mga may budget, mga may pera. Okay? Now, kung hindi natatanggap ng ex mo ang iyong summons, notices ng korte, bawat hearing, pag hindi natatanggap yan, o walang return card na bumabalik, yung return card yung pinipirmahan ng respondent sa tuwing may tatanggapin siya sa korte. So, yan ay dapat bumabalik sa korte at nakikita ng korte na natanggap niya. Pag nakita na natanggap niya,
tuloy ang hearing sa araw na yon. Pag wala, hearing tayo uli. Padala natin siya uli. At kapag hindi pa rin natanggap, hearing kayo uli. Masakit yan, baka 6 months uli ang ibigay sa iyong hearing date. Okay? Busy ang korte. Hindi priority ang annulment. Okay? Mas priority nila yung mga criminal cases, yung mga taong nagsasuffer sa kulungan. Okay? Mas uunahin nila yan kaysa sa ayos yung buhay mo. Okay? Now, kung ilang hearing na, di pa rin natatanggap ang notice ng korte, kaya hindi siya umaattend sa hearing, baka utusan ka na na kausapin ang court sheriff o process server para puntahan na yung lugar at iserve ng personal. Siyempre, hindi nangyayari ng isang araw lang. Pag busy ang process server o sheriff ng korte, baka i-schedule ka niya kung kailan, kung anong buwan. Okay? Kung sobrang busy ang punong-puno, anong year? Okay? Baka year yung ibigay sa'yo. Okay? So, isa lang po yan sa mga pwede mong pagdaanang delay o problema sa pagproseso ng iyong annulment. At yan po ay kadalasan hindi ikinukwento ng lawyers, no? Ng lawyer mo. Kasi wala siyang control dyan. Pag sinabi ng korte na, ito lang available na hearing date. Wala siyang choice kung disundin yun. Okay? Ito lang ang petsa na available ang korte. Imamatch lang sa schedule niya. At kung tuloy ang kasunto sa petsa, saka lang ma-set for another date ang inyong hearing. Pangalawa, sa issue ng psychological incapacity, kung ang grounds mo ay ayon sa psychological incapacity, ikaw, petitioner halimbawa, ang incapacitated ayon sa report ng psychologist, that's very good. Pero may side effects yan sa inyong mga anak. No? Siyempre, pag laki ng mga anak niyo, pwede nilang mabasa yan. Ikaw pala may problema, daddy, kaya ka iniwan ni mommy. Okay? Or, ikaw pala may problema, mommy. Kaya nasira ang pamilya natin eh. So, pwede kang masisi dyan, mga anak mo. Okay? Kung ang ex mo naman, ang incapacitated, tapos galing lahat sa kwento, yung pinagbasihan ng psychologist o psychiatrist, sasablay yan. Kasi, hindi naman na-examine ng personal yung ex-spouse mo. Tapos, puro kwento lang ng mga friends mo, at pamilya mo ang pinagkuhanan ng informasyon. First hand information dapat ang pinaggalingan ng informasyon. Ano yung first hand? Unang-una, sa ex-spouse mo mismo, siya mismo ang nagkwento ng kanyang pagkatao, ng kanyang sarili, dumaan sa test, written test, exam, etc. At interview ng psychologist o psychiatrist. Ito pong mga psychologist, psychiatrist natin, ang tawag po sa kanila yung mga expert witnesses. Pag sinabi nila sa korte na judge, may problema po ang personality ng husband na yan o ng wife na yan. At daladala niya yan simula pa nung pagkabata dahil sa kanyang upbringing, blah, blah, blah. Mahaba yan. At yan ang pakikinggan ng korte. Kung ano sabihin psychiatrist o psychologist. Kaya kung hindi siya dumaan sa actual na test, interview na yan, ay makikita yan ng Office of the Solicitor General at siguradong i-oppose nila yan. Siguradong i-appeal nila yan. At yan po ay tatakbo ng ilang taon pa. Okay? Now, pangatlo, mga witnesses ninyo, testigo mo, sila yung magkukwento ng inyong pinagdaanan bilang mag-asawa. Simula courtship, hanggang magsama, hanggang maghiwalay. So, ang mga testigo mo na yan, dapat ay maraming nalalaman sa inyong pagsasama, sa inyong personality, dahil susumpaan nila yan sa korte. At pwede silang managot dyan kung sila ay mapatunayang nagsisinungaling. Para silang mananagot.
Eh, kung hindi kayo in good terms ng ex mo, tapos alam niya, personality ng mga testigo mo, eh, pwede niyang resbakan niya yung mga testigo. Okay? Pangapat, custody ng mga bata at inyong mga ari-arian. Kung marami kang ari-arian bago ako kinasal, at siya din, kung may mga ari-arian bago kayo kinasal, at may mga nabili kayo na ari-arian during the marriage, ay yan po ay dapat sabihin sa korte. Ha? Lalo na kung wala kayong prenuptial agreement. Yan ay dapat ipaalam sa korte kung kanino mapupunta at kung bakit dapat sa'yo mapunta bilang petitioner. Okay? Papatunayan mo yan. Now, panglima, ang bilis o bagal ng takbo ng kaso ay depende sa grounds mo. Okay? Kung psychological, gaya ng sabi ko kanina, matagal nga yan. Kung technical grounds like underage, nung kinasal ka, underage ka, o niloko ka, mabilis yan. Lalo na kung meron kang mga ebidensya na hindi pwedeng pagdudahan. Okay? Kaya kung maipon mo yung mga ebidensya mo na yan, eh siguraduhin mong hindi yan pwedeng atakihin yung ebidensya mo. Okay? Walang kaduda-duda na tama at totoo ang sinasabi ng mismong ebidensya mo, dokumento mo. Pang-anim, kung presumptive death, no? Marami akong nababasa na gustong-gusto nilang gawin to, no? Presumptive death, mas mabilis. Tagal na kaming hiwalay, 100 years na. Okay. Kung gaano po kayo katagal maghiwalay, eh hindi po yung basihan para maging annulled o wala nang bisa ang inyong kasal. Now, sa presumptive death na yan, kailangan maintindihan ninyo na may hinahanap ang korte dyan para kayo ay paniwalaan. Ano pong hinahanap ng korte dyan? Yung mga efforts na ginawa mo sa paghahanap sa iyong ex-spouse. Siyempre, asawa mo yan. Dapat hahanapin mo yan. Anong efforts yung ginawa mo? Nagpadyaryo ka, pinahanap mo, missing person. Okay? Sumulat ka sa kamag-anak niya na hindi na siya umuwi, baka pwedeng pakisabihan naman. Okay? Kailangan makita ng korte yung efforts mo na sinikap mo na siya ay matagpuan at kinumbinsi mo pa na umuwi sa pamilya, umuwi sa inyong tahanan. At yan ay dapat dokumentado lahat. Sulat, tsaryo, kung pumunta ka pa, eh, may mga ticket ka pa sa aeroplano dapat yan. Okay. So, kailangan ng masusing pagpapatunay na sa kabila ng efforts na ginawa mo na yan, gumastos ka, invest ka ng time, attention para hanapin ang asawa mo, ay hindi mo pa rin nakita, ay ipapalagay ng korte. Kung hindi na sila nagduda ha, sa mga ebidensya mo, pagpapalagay ng korte na siya nga ay patay na. Now, ang problema dito, kapag siya ay biglang lumitaw, okay? Kapag siya ay lumitaw, hoy, buhay ako. Ang obligasyon naman niya ay pumunta sa City Hall para i-report na siya ay buhay pa. At kung gusto pa niyang maibalik ang inyong pagsasama, eh pwede niyang gawin yun. Ha? Ang problema dito, kapag ikaw ay may bago ng pamilya, may mga anak na kayo, so, paano yan? Mahabang istorya yan. Okay? So, yan po ang anim na mga bagay na pwedeng ika-delay or mga bagay na nagbibigay ng delay o tagal sa pagtakbo ng annulment cases o nullity of marriage dito sa ating bansa. Wala tayong magagawa dyan kasi yan po yung sistemang nakasulat na. So, yan lang po ang sinusunod ng mga abogado at ng korte. Nakasulat na rules. At yan naman po ay bago na isulat, bago yan naging batas, bago yan naging pamantayan, ay napag-usapan din po yan ng mahabang panahon. At ayan ay pinapublish din sa dyaryo sa kaalaman ng lahat. Kaya hindi po pwedeng sabihin na ignorance of the law. Kaya dapat kang pakinggan. Hindi po ganun. Pag hindi mo nalaman yan, eh talagang
hindi ka ma-excuse. Okay? Yan po ang tungkol sa annulment. Ang tungkol naman sa divorce ay separate video para mas madali ninyong masundan. Okay? Yan po ang magiging part 3. Pero bilang pagtatapos, may mga tips po akong gustong ibigay sa inyo. Kung kayo ay nakakabasa sa social media ng mga annulment, deletion of marriage, mga scam po yan. Maraming tao ang nagugutom na kinabubuhay nila ang pang-scam. At kasama na dyan, yung mga pag-o-offer ng mga annulment of marriage o nullity of marriage na mabilis at walang appearance. Eh, pag ganyan po, scam po yan. Kasi sa haba ng proseso, sa dami ng proseso, pinagdadaanan ng bawat annulment cases na yan, eh, wala pong mabilis dyan, no? Maraming steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lahat dyan na dapat mangyari. At hindi yan nakukuha sa magic. Okay po? Kaya kung kayo ay magpapaniwala sa mga ganyan, eh, talagang mai-scam kayo at yung pera ninyo, eh, lilipad yan. At dadalhin mo yan habang panahon, no? Naloko ka na nga ng asawa mo. Naloko ka pa ng mga scammers na ito. At dalawa na yung dadalhin mong trauma. Eh, ang katawan natin, tandaan natin, eh, hindi yan dinesign, no? Hindi ito dinesign para mag-handle ng stress. Okay? Nakakababa ng resistensya ang pagkakaroon ng stress sa katawan araw-araw, kasi araw-araw mong isipin niya, no? Okay? Now, maraming nag-post na ganyan, style yan, bitag yan. Okay? So, pumunta kayo mismo sa law office. Sa law office mismo. Kaya, conclusion ko sa sinasabi kong ito, marami nang sasuffer, mga kapatid. Marami nang sasuffer, patuloy nang sasuffer. Dadalhin mo ang drama at trauma na habang buhay. Kaya pag-aralan ang buhay pamilya kung ikaw ay uulit. So, may kumakatok na. Sa mga problema ninyo tungkol sa annulment, nullity of marriage, punta lang kayo sa Marriage and Family Laws Division ng BCIDP Law Office. Marami po silang maitutulong para sa inyo. Once again, this is Papa Angelo, your guardian man's laws, life counselor. Thank you. Bye-bye.